Okay, ayan. Okay, recording na tayo. Oops. Okay. So, ulitin ko lang. Ito yung last tip ko or tips ko sa inyo para ma-master nyo lalo yung silver bullet since maraming tao nagkakamali dito. No? So, kung hindi ka marunong tumingin ng obvious run into a liquidity sa candlestick, based on candlestick, bakit? Ang candlestick is influenced siya by bigger and suddenly movement of algorithm. Tama? Consists of mga malalaking candlestick or big chunk of candle. Diba? Yun yung base nun. Or, yun yung nagkikreate ng mga suddenly movement na mamaya mo, malilito ka. Kasi bakit? Uy, breaker block. Uy, order block. Uy, volume imbalance. Uy, pair valley gap. Uy, mitigation block. Diba? Malilito ka. So now, sa silver bullet, ang basis lang naman is, number one, obvious run into a liquidity, then look for what? Breaker block, fair value gap, or volume imbalance. Now, in order to do that, in order na masabi niyo yung, obvious run into a liquidity, I don't know kung may record ka nun, Lar, no? Hindi ko alam kung nag-record ka kahapon. Dun sa... Ah, naka-record ka kahapon? Okay, good. Now, I want you to go back to that recording and hanapin mo yung area. Si George. So, hanapin nyo yung time na sinabi ko to. Di ba? Yung line chart. Kasi, ito yung what? Ito yung explanation ko palagi, di ba guys? Kapag ka meron theoretically example si Sir Kim, di ba? Yan ang ginagamit kong explanation. And, tanong ko sa inyo, malayo ba siya dun sa sinasabi ko? Hindi. Parehas na parehas. Di ba? Oo, nga no, coach. Oh, di ba? Guys, nandun na yan. It's all there. Para tong para tong Avengers Endgame. Nandun dun na pero di nyo alam na nandun pala. Tapos kailangan nyo pang panuurin para lang malaman na, puti ko nga no. Now, balik tayo dito. Sa notion ko. Now, punta tayo. Tingnan nyo to. Line chart, guys. Hindi ko kaya mag-drawing ng candlestick isa-isa lang. Lahat yan doon drawing. Hindi naman. Okay? Pero kung titignan ninyo, it's all there. Nandiyan lahat. Tingnan nyo. Obvious run into a liquidity. Simple as that. Now, ulitin ko lang ha. If and only if nalilito kayo. If and only if nalilito kayo, punta kayo ng line chart. Tingnan nyo kung yun yung obvious run. Ang obvious run is ganito po ha. Ang obvious run is hindi ganyan. Hindi ganyan ang obvious run, ha? Ibig sabihin na ito, mahabang candle yan. Or, ibig sabihin, nagganito yan. Idadissect ko sa inyo. Ibig sabihin, nagganyan yung candle. And, hindi matatawag na obvious run to. Ang obvious run is ganito. Okay? And then, syempre, ito yung liquidity taken. Now, sorry? Ticket. Oh, what do you call that? Yung hindi obvious run is yung dikit-dikit. Kasi nga, nag-slope yung market. Ayun na lang. That's a keyword. Slopeness. Ibig sabihin, nagkaroon ng slope. Ibig sabihin, gumanyan yung market. Hindi yan yung obvious run. Ang obvious run is obvious nga eh. Obvious na tinira yan. Or obvious na tinake yun. Bumagsak. Correct. Eto ba, obvious? Ayun o. Now, ano pa yung isang example ng hindi obvious? Oh, di ba? Make sense? Now, hanap kayo. Obvious run. Ito, obvious run ba to? Of course. Kasi may mga weeks. Now, i-dissect nyo ngayon. Dissect it. Tignan nyo kung ano yung tsura niya sa candle. Mga weeks. Tama? May mga weeks. May mga body and closing candle na malalaki yung weeks. Now, ano yung tsura na ito? Sa tingin nyo lang ha? Ano kayang itsura nito sa higher time frame? Nai-imagine nyo ba? Yung may week na maaba. Correct. And then, tama naman si ma'am. Turtle soup, parang ganun. Hindi ko sinabing turtle soup yung tinraid natin dito, pero you get the idea. Parehas na parehas lang. Ang turtle soup is alam mo dito i-trade. Pero ang silver bullet, alam mo ang guidelines for you to trade. Kasi pair value gap ginagamit. Ang turtle soup, ang ginagamit natin imbalances. And breaker block. Yun ang ginagamit natin dito sa turtle soup. Pero, lahat ba nagpakita dito? Yes. Breaker block? Yes. Volume imbalance? Yes. Pair value gap? Yes. Now, ano sa tingin mo pinaka the best for you to play sa position? Turtle soup or silver bullet? Pag sa mga experienceado, turtle soup, yun ang pinakamadali sa kanila. Tulad ko, mas madali sa akin i-trade to for turtle soup. Pero,
per body gap ang ginagamit natin ngayon, and yun yung pinaka easiest way para matuto lahat ng tao and kayo din para makapag-trade ng, you know, very simple, and then hindi kayo kakabahan, silver bullet. Bakit? Kasi sinabi ni ICT, you have the word. It shows up every single day. Diba? Malakas na ano na yun, confirmation na yun sa ating lahat. Ang turtle soup, sinabi niyo bang araw-araw na nandyan? Hindi. Which is silver bullet, araw-araw. Now, check natin to sa higher time frame. Now, obvious run, palitan niyo ulit. Diba? Now, obvious run ba to? Nope. Slopeness. Yes. Diba? Ganun. Yung hindi obvious na run, coach, ano siya, parang market structure. No? Correct. Actually, correct, Joshua, no? Yung hindi obvious run is nagko-consolidate kasi or kumikreate siya ng trend, eh. So, in that case, nagko-create siya market structure. Correct. Yun ang obvious, ayun ang hindi obvious run. Ang obvious run is from the word obvious, eh. Oh, obvious naman na tinignan mo to. Obvious naman na kinuha mo yung bagay na to. Diba? Ginrab mo lang. Diba? Yun ang obvious. So, again, ha, ulitin ko. Walang problema, guys, kung hindi tayo makapag... Walang problema kung hindi tayo makapag-trade sa isang araw. Pag naka-live tayo, walang problema. It's not about the trade. It's about the, you know, number one, bonding, and then the experience. Diba? Sa tagal ko nag-live, almost magto 2 years na tayo nagla-live, guys. Alam nyo naman. Hindi naman araw-araw, every time na may live ako, nagtitrade tayo. And hindi din naman araw-araw na nanalo tayo. Pero, bakit tayo humantong sa ganito? It's because, ang tagal na nating nakatingin sa chart. Halos alam na natin yung mistakes natin before. Naiiwasan natin yung mga talo natin before. Mas nami-minimize natin yung natatalo natin before. And, ano na lang ang meron sa atin? Room for improvement. That's it. Room for improvement. So, I'm not expecting na first few lives natin is perfect talaga natin yan. Hindi. Hindi. Walang ganun. Kahit ako, hindi ako ganun. Hindi perfect. Pero, kaya nating i-lessen. Okay? Kaya nating i-minimize. Okay? Yung noise ng talo. Mas may ganun kami, coach, no? Tama. Oo, isa pa yun. Isa pa yun. At tsaka, magkakaroon din kayo ng confidence sa sarili ninyo na, oy! Sige, what if mag-absent ako sa live ni Sir Kim ngayon? Or what if nakakailang live na tayo? Oy, Sir Kim, di muna ako sasama sa live. Try ko muna mag-trade on my own. Now, ano sa tingin mo magiging output mo? Same exact thing kahit nasa live ka and wala. Kasi bakit? Alam mo yung gagawin, eh. Diba? Alam mo yung gagawin. So again, hindi naman natin siya gagawin for lifetime, di ba? Hindi. Hanggat nag-enjoy tayo, yes. Hanggat na may kinig, hanggat na alam ninyo sa sarili ninyo na may progress or may napapala kayo, it's fine, we can do it. Yun lang yun. Okay? So again, enjoy. Enjoy nyo lang. Huwag kayong ma-stress. Pag na-stress kayo, then definitely, bangon lang ulit. Laban lang ulit. Ganun lang. Paulit-ulit. Ang stress, hindi naman mawawala yan, guys. Pagkain yan, eh. Kinakain lang natin yan. Pag hindi natin kinain yan, tayo kakainin yan. Yari tayo dyan. Okay? Now, ano natutunan nyo today? Yung pair body gap na nag-create ng silver bullet is hindi ititrade. Bakit? Magiging? Correct. And ano pa? Magkukos lang to ng breakouts to take what? Obvious run into a liquidity. So, Sir Kim, ano pa ba yung isa namin kailangan matutunan? Minention ko sa inyo kahapon, itong blocks na to, tama? Wait lang. Ito, minention ko sa inyo to, di ba, kahapon? So, tama ba? Na-mention? Nilagyan ko to ng box, di ba? Bakit? Bakit ko nilagyan to ng box? Ano sa tingin nyo meron? Yung nakita ko yung tinarade yan, coach, may parang breaker yun. Parang breaker? Correct. Pero, paano mo nasabi, Sir Kim, na breaker block? Paano mo mas na-identify ng mabilis ang breaker block? Di ba sabi ko sa inyo? Nagre-respect po siya. Okay, number one, yes, nagre-respect. Pero paano mo masasabi yun, ma'am, na nagre-respect siya if nandyan pa lang tayo sa candle na yan? Eh, dito mo malalaman na respected, tama? It's about 20 minutes after. Doon mo lang malalaman na breaker block to kasi nag-respect. Eh, what if? Eh, di ba, minention ko sa inyo, what's it, 309? Na-mention ko na sa inyo, lagyan nyo ng box to. Bakit? Bakit kaya? Now, tignan nyo. Ano sa tingin nyo to? Saan nag-close tong candle na to, guys? Dito ba nag-close yan?
Hindi. Dito. Tama? Sa, ang tanong, saan nag-open ang price? Gitna. Bakit hindi dito? Di ba dapat? Di ba? Di ba dapat pantay yan? Ano yun? Di ba? Ano yun? Anong kalukuhan yun? O tingnan nyo to. Up candle, saan nag-close? Dito. Saan nag-open? Dito. Saan nag-close? Dito. Saan nag-close? Dito. Now, saan nag-close to? Dito. Saan nag-close? Dito. Close. Pantay. Pero bakit ito iba? Hindi pantay. Pero nasa saas. Correct. Now, anong sabi ni ICT niya sa mga ganyan? Lalagyan mo ng box yung zones na yan. Bakit? May point of interest sa gitna niyan, sa 50% level niyan, or consequent encouragement. Now, if gagawin natin siyang, you know, para mas naked eye sa ating lahat, didelete ko na to, okay? From here to here, extend that. Now, makikita mo, yung price is magre-respect on that zone alone. See how many candles nandiyan nagre-react. Hindi naman kailangan isang touch lang dyan, guys. Hindi naman niya sinabing ganon. Pero ano tawag niya dito kanina? Breaker block. And yes, this is another example of a breaker block. Now you know. That's your simple breaker block. Maintindihan? Ganyan. Now, sinabi ba ni ICT, ang breaker block is tinatouch lang ng isa? Hindi. It's highly respected lang dapat. It means, pwedeng mag-revolve sa gitna. Yes. Pero, hindi kayang i-break. Kasi, it's not permitted. Diba? Permissible. Diba yung sinasabi ni ICT? Kapag sinabing permissible, pwedeng i-break. Pero kapag hindi, not permissible, ibig sabihin, dapat hindi niya i-break to. Ano sinasabi lagi ni ICT when it comes to live trade? This is not, you know, permissible to go lower than that one. Yun ang lagi niyang sinasabi. Ibig sabihin, re-respect lang tong zones na to. And now, sige, para makita ninyo, ano itsura na ito sa higher time frame? Sige nga, 3 minutes. Surprise. Take a look. Random, na hindi nagko-close ang candle dun sa zones na yan. Diba sinabi ko sa inyo? It's not permissible na i-break yan. Naintindihan? Ganun lang. Now, Sir Kim, okay. Ito ha. Siyempre, mamaya mo, i-take out of context ng mga traders kung paano i-trade itong mga ganito. Again, ginagamit lang to kapag nakapag-take on liquidity. Ulitin ko. Ginagamit lang to kapag nakapag-take on ng liquidity. Eh, Sir Kim, what if nasa market tayo ng ganito? What if ganito yung nangyari? Ano ba sabi ko? Take on liquidity. Tama? Eh, hindi naman nakapag-take on liquidity to. Paano mo sasabihin yan? Now, tignan mo to. Ano to? Oo, breaker block mo. Sasabi mo, breaker block to. Tignan mo. Hindi siya valid fair breaker block. Bakit? Hindi naman nakapag-take ng liquidity. Ito yung nakapag-take ng liquidity. Eh, di ba dapat sabi ko nga, dapat nandito yan. Kung ano ang nakapag-take on ng liquidity, nandoon ang breaker block. Ulitin ko. Kung ano ang nakapag-take ng liquidity, nandoon ang breaker block. Now, to prove that, punta tayo sa inyong mga samples dito sa limited. Again, hindi sa akin galing to. Sa inyo yan. Okay? Hindi ko ginawa-gawa yan kasi nagpasa kayo. Okay? Now, hanapin nyo yung mga breaker block nyo itong mga to. Hanapin nyo ngayon yung mga samples sila ng breaker block. Alam ko may mga nilalagay sila dyan. Like, ina-annotate nila a breaker block. Now, isa to. Hindi ko na alamin. Pero, sinend nyo to kahapon. Ano ba ginagawa ng market kahapon, guys? Anong ginagawa ng market kahapon? Pataas ng pataas, tama? Pataas ng pataas. So in that case, ano to? Take on liquidity. Tama? Kasi tumataas lang ang market. Now, ginrab ang liquidity, nagkaroon ng breaker block somewhere around here. And now, respected. Pero bali nga, breaker block, long. Correct. Now, hanap pa kayo ng example. Gets? Breaker block, take on liquidity. Tama?
So, I hope di na kayo malilito dyan. Okay? So, sabi ni Sir Kim, silver bullet lang topic namin ngayon. Pero bakit napunta sa breaker block? Eh, yun ang gusto nyo, di ba? Breaker block. Now, binigay ko sa inyo yung pinaka-best example ng breaker block na hindi nyo makikita sa kung saan-saan na kung anong ginagawa-gawa lang nila para masabing breaker block. Ang sinasabi kasi nila, basta may blocks dito, breaker block yan. Not knowing, paano mo nakuha to? Diba? Paano mo nakuha to? Now, random ba yan? Diba sabi nga ni ICT, walang random. There's no randomness in the market. It's all algorithm. Lahat yan tape, lahat yan naka-record na. Lahat yan naka-tape na. Kaya nga 'di ba sabi niya tape reading? Kasi nga lahat yan tape na, panunuurin mo na lang. 'Di ba? Make sense? So ibig sabihin, lahat ng nangyayari dito sa market not a random placing, not a random place. It's all there. Okay? Ito yung isa sa mga best breaker block na pwede nyo magamit. Kapag nakita lang kayo ng kakaibang opening ng candle, lagi nyo tatandaan. Kasi tatlo lang naman yan, di ba? Tatlo lang naman ang sinasabi ko sa inyong opening ng candles. Ay, actually, apat. Number one is, sama na natin yung KCC. Tama? Number two, ano to? Correct. Ano sa tingin nyo ito? Tayo dito. Saan yun? Ano sa tingin yun to? N-Wog. Correct. Okay, N-Wog. Sige. Pero, I believe may na-topic tayo before na ang tawag is Liquidity Void. Yes, tama kayo, N-Wog to. Oo, N-Wog yan. Pero, kapag ito ay nag-perform during 1-minute time frame sa mismong actual chart ninyo, that's called liquidity void. Naintindihan? And Sir Kim, nangyayari po ba ang liquidity void? Yes. Kapag nakita kayong walang candle wick, and bigla na lang suddenly open ang market. Pero bihira yon. Okay, bihira, pero nandoon. Something like this one. See it? Yes, this is what you call liquidity void. No wicks, just opening and closing of the candle. That's the liquidity. So, ibig sabihin, meron lang ako apat na sinabi sa inyo. Itong, number one, yung KCC, price action. Number two, volume imbalance. And three, liquidity void. Something like that. Okay? Now, ito naman yung isa. Yung hindi pantay na opening and closing ng market. No? Tatandaan nyo lagi. Okay, malilito dyan. Okay? So, now, example ulit. Let's say for example, okay, sige Sir Kim, balik tayo. Balik tayo dun sa, ano pala, Sir Kim, dun sa silver bullet. Kasi mas kailangan pa ata namin ng more in-depth explanation regarding silver bullet para naman magkaroon kami ng confident na i-trade to live sa YouTube kasama ka. Di ba? So, balik tayo dun sa drawing natin kanina. Nasaan na yun? Ayan, dito. Ayan. Okay? So, in this case, alam na natin to. Tama? Alam na natin to. And then, lagi nating i-annotate. Ay, gusto ko malinis yung screen ninyo. As much as possible, malinis lang. So, 3 to 4. Hanapin nyo lang lagi yung 3 to 4. Ayan, 3 to 4. Ito yung London ha, pero sa New York, gawin nyo rin to. So, number one na gagawin ninyo guys, kung wala pa to, kung nandito pala yung market, kung tumataas ang market, ayan nyo lang. Gawa lang kayo ng liquidity nyo. Gawa lang kayo na kung saan yung possible na liquidity grab, whatsoever. Kung ito na yung last, wala problema, annotate mo lang yan kasi kukunin din yan. Di yan po pwedeng sumulpot lang dyan ng walang kwenta, di ba? So, may ibig sabihin yan. It's just hindi mo lang makikita sa ngayon. There you go. Okay? Ah, Sir Kim, question, gano'n po pala kadami kami kailangan maglagay ng sell side? Di ba? Kasi mamaya, lahat to, lagyan yung sell side, di ba? Ayan, no? Lagyan to, di ba? Diba? Minsan, coach, ganyan ako, madami. Oh, okay lang yon. Walang problema sa madami, pero anong problema sa madami? Malilito ka. Tingnan nyo. Parang maraming. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea na possible ma-cherish nyo for a lifetime using trading. Tingnan nyo to. Ah, ito ang chart natin ha. Kapag sobrang dami, ayan, para na tayo may elevator diyan. Okay? Now,
walang problema kung madami kayo maglagay ng ganyan. Pero number one na magiging problem ninyo or may encounter ninyo is malilito kayo. Bakit? Hahanapin nyo nang hahanapin ng reaction. Hahanapin nyo nang hahanapin kung saan magpo-form yun. Hahanapin nyo nang hahanapin bakit hindi ka kinuha to. Possible, tumaas lang to, then i-grab pa to. Correct? Di ba? Let's say for example. Oh, yun. Isa yun. Hindi mo malalaman ng obvious run into a liquidity kung tingin ka ng tingin dyan. Pero, tingnan mo to. Ano ba ang nakalagay sa atin kahapon? Actually, dalawa lang. Tama? Itong dalawa lang ang nilagay ko kahapon. Ba't hindi ko sinama to? Diba? So in that case, wala to, Sir Kim. Oh, yan. Wala yan. Bakit? Bakit ko kaya ginawa yon? Number one, ito lang yon, ha? If, natatandaan nyo pa to, if the price wants to continue downside, bumagsak ka na. But if the price wants to continue upside, hindi niya na dapat gawin yan. Hindi niya na dapat bagsakin to. Tama? Ano ginawa ko? If the run wants to go downside, wala akong pakialam. Sige, bumagsak ka. Okay lang, i-annotate ko to ng sell side liquidity. Pero, if the price wants to continue upside, hindi nyo na dapat basagin to mga to. Kasi, enough na to. Enough na yung liquidity, kasi ang kailangan ko lang naman, reaction sa market. Now, Sir Kim, kailangan ba naming habulin tong liquidity na to? No. Bakit? Hindi mo naman tinatrade to. Possible magka-short or long position setup ka once na makikita mo to. Whether you like it or not, guys. Whether umiyak kayo ng bato or what. Nandiyan yan. Hindi mawawala yan. Lagi itong nandiyan. Bakit? Clean traffic. Kinukuha ang clean traffic. Binabalikan ang clean traffic. It will always be there. You like it or not. Nandiyan palagi yan. Now, makikita nyo ha. Since si Bitcoin ay gumagalaw ngayon, pakita ko sa inyo. Tumaas si Bitcoin. Yan. Diba? Tumataas si Bitcoin ng ganyan. Ano sabi ko sa inyo? Once na ganun na nangyayari sa market, once na tumataas o bumabagsak ang market, nagkikreate ng alin? Blocks. Nagkikreate ng alin? Consolidation, nagre-rete, or nagpo-pullback ang presyo. Ganun lagi yon. Paulit-ulit na progress or paulit-ulit na process. And tingnan nyo to. Same exact thing here. Pero sinabi ko bang breaker block to? Hindi. Ang sinabi ko, laging pag bumabagsak ang market, lagi pag bumabagsak yan, let's say here, isipin nyo lagi, may retest. And hindi ibig sabihin no, ititrade mo yon. No. It will build up what? Momentum. Para once na sa tingin mo masi-short ng price, i-short nyo na. Pero kung malulong yan, wait for the setup to go back in that area and long that out. So, hindi kawalan. Yun yung number one na dapat nyo matutunan. Huwag kayong manghinayang kapag naiwang kayo. Wala kayong dapat ikapanghinayang. Bakit? Hindi naman tayo yung humahabol sa market eh. Siya ang hahabol sa atin kasi tayo yung may pera. Iisipin niya, oh, tayaan mo na ako. Sige na nga, ito na, bibigay ko na yung setup, taya ka na. Yun yun. Pero ang nangyayari kasi sa mga tao, the more na it goes down, hahabulin. Chase. End up losing a trade. End up losing a lot of money. Liquidation, margin call, what? Stop loss hit, di ba? Yun yung mahirap. Pero, tatandaan nyo lang lagi, okay na yung obvious na liquidity yung makikita ninyo. So, let's say for example, 1, 2, dalawa yung liquidity na nakuha sa'yo, now merong isang naiwan. So, possible, meron ding ganun na mangyari sa baba. It's either dalawa or tatlo din ang makukuha. Naintindihan? So, in this case, dalawa. Eh, Sir Kim, what if? What if ang nangyari sa market is papunta lang ng, talagang tumataas na lang tumataas. Like wala nang binibigay sa ating setup kundi taas na lang taas. Wala problema. E di taas ka rin. E di lagyan mo rin yung baba. Pero hindi ko sinabi lahat yan. Lagyan mo. Hanggang dito, lagyan mo. Hanggang dyan, lagyan mo. Lahat, lagyan mo. Hindi ganon. Okay? Ang sa akin, 2-3, enough na po yun. Bakit? Hindi naman liquidity ang kailangan mo i-trade. Reaction sa market ang kailangan mo i-trade. Obvious run into a market ang kailangan mo makita bago ka mag-trade. Now, nung time na yon, isipin nyo lang, nung time na nag-trade tayo kahapon, shinort ko ba yan? Hindi eh. Kahit bigyan mo ko ng 10 pair volley gap dyan, hindi ko shinort yan. Hahayaan ko lang matake yung mga liquidity niyan, and then I will wait for a reaction. Mag-wait ako ng reaction sa market. And now, tingnan natin. Now, kung ito,
Let's say for example lang ha, may nalagay kayo dito, di ba? Naglagay kayo dyan ng mga liquidity nyo. Yan, naglagay kayo dyan. Hindi mo pa ba makakapayan? I mean, hindi pa ba enough ito na obvious run, tapos gusto mo pang kunin to? I believe enough na yun. So in that case, bullish na to. Ba't ka pa naghihintay ma-short? Bullish na yan. And then the moment kahapon, nakita ko nga, di ba? May mga nagtitrade ng short. Right here. Nung nag-react yung price dito, ano nangyari sa kanila? Oh, tanga na, tama ako, di ba? Pero again, makukulong ang market dyan. Hindi ka kakabahan dyan. And now, paano mo masasabi, Sir Kim, na tama yung analysis? The moment it went back again. Di ba, ano ba sabi ko sa inyo? Kung silver bullet yan, one touch is enough. Tama? Two touch, three touch, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Ewan ko na lang kung di patataas yan. 11 touches. Ibig sabihin, walang kwenta yan. Now, ano pa yung nakita mo, Sir Kim? Isa pa tong naging magnet ko for the price itself to go up is, tingnan nyo to ha. Ito, tips ko sa inyo ha. Again, kapag may nakita kayong volume imbalance, it's either taas or baba. Okay? It's either taas or baba. It's either volume imbalance dito or volume imbalance dito. Lagi nyo tatandaan, maghanap kayo ng volume imbalance bago pumasok yung window time ng silver bullet. Ulitin ko ha. Bago pumasok ang time window ng silver bullet, maghanap kayo ng volume imbalance. I don't care kung nasan yun. I-annotate nyo lang kung nasaan. It's either nasa taas ba o nasa baba. Bago ha, sabi ko, bago mag silver bullet. Now, nasan ang volume imbalance ko? Number 1 and number 2. Okay? Number 1 and 2. Now, itong dalawang to, anong purpose niyan, Sir Kim? Ano ba sabi ko? If gusto kong tumaas ang market, possible that's my target. Bakit? Ano ba ang volume imbalance? Ano ba sabi ni ICT when it comes to volume imbalance? It's a magnet. Magnet for the price itself to go back into that zone. It's a magnet. Bakit? Tulad ng sinabi ko sa inyo, in the world of accounting, nag-accounting ako, napunta ako sa work field ng accounting. Pag may imbalance ako, binabalikan yon. Hindi mo po pwedeng iwan yon. Let's say for example, 8 to 5 ang trabaho mo, yung imbalance na yun, hindi mo pa rin natatapos hanggang mag-out ka na. Hindi ka pa pwedeng mag-out. Kailangan matapos mo yun. Kailangan matama mo yon. If kailangan doon ka matulog, doon ka matutulog. Yun yon. And same exacting with trading. Walang pinagkaiba. Babalikan at babalikan yan. It's a matter of fact, kailan? Diba? Eh, Sir Kim, paano mo nasabing ngayon to babalikan? Kahapon to babalikan? Or nung mismo nag-trade ka babalikan? Paano mo nasabi? Number one, confirmation. Obvious run. Number two, confirmation. A breaker block. Number three, confirmation. A fair value gap supporting that breaker block. I went to aim for that high. And guess what happened? Hindi ko naman sinabi dyan kayo mag-TP. Hindi ko naman sinabi din TP area ang volume imbalance. Ang sinabi ko lang sa inyo, it's a magnet for the price to go back into that zone. Ibig sabihin, whether you like it or not, babalik ang presyo doon. And that is the safe place for you to call it a day for moving your trail stop to break even. Move it for trail stop, profitable trail stop, and higher or lower your risk to the market. Naiintindihan? Yun yun. That's it. Makabuluhan ba? Di ba? Ayan o. Ganun lang. Coach, yung tanong ba, Coach? Sure. Yung ano po kasi, nung dito ng Thursday, yung bandang New York siya ng Thursday, Coach. Okay, New York. Nag-obvious na. Pa, ano nga, Coach? Thursday. Ayan, Coach. Yung nag-obvious run agad. Nang hindi pa, hindi pa silver bullet. Ito yun, no? Ito? Coach. Okay, so sige. Coach. Ayan. So, tulad naman nito, let's say for example, di ko alam yan. Okay? Let's say, hindi natin alam na tumaas ng tumaas to. Now, ang silver bullet is what? 9:30 to 11. Sir Kim, bakit 9:30 to 11? Nakala ba 10? 9:30 para may preparation tayo. Kasi alam naman natin yung 10 o'clock eh. So, now, tingnan nyo to.
Sabi ni Joshua, nag-obvious run daw bago mag, alin? Bago mag 10. Okay? Parang katulad lang ng Josh nung sinabi ko dito sa Parbaliga. Hindi mo ika-counted yung bago mag silver bullet. So, ibig sabihin, huwag mo i-counted to kasi, bakit? News, driver ang 8:30. Talagang nangyayari yun. Whether you like it or not, nangyayari yun. Lahat yan, actually, sa lahat ng oras yan, tingnan mo, laging may obvious run or tumataas or bumabagsak or nagpa-plummet lang ang price during those times. Ano yun, lato-lato? Okay? Yeah, anyways. Ayan, nakakatuwa yung lato-lato kahit saan ako magpunta, naririnig ko yan. Biroin mo, nagko-coaching ako ha, nakabintana na ako lahat-lahat. Naririnig ko, tik-tik-tik-tik. Diyos ko po. Anyways, ayan. Okay, lagi yon Josh. Okay, laging may ganyan. Lagi may obvious run. It's either lagi, okay, or sometimes wala naman kasi nga 8:30 is influenced by news. Ibig sabihin, expect mo na may obvious run talaga during news. And guess what? Hindi naman natin i-trade yan. Hayaan lang natin yan, tama? And guess what? Kung titingnan mo to, kung, let's say for example, matigas ang ulo ng mga tao, gusto nila i-trade yung obvious run nito, liquidity na itong 8:30, hindi mo kaya. Hindi mo kakayanan. Hindi magre-retest yan dyan. Hindi ka bibigyan niya ng, tawag dito, hindi ka niya bibigyan ng high probability chance of taking profit. Eh, sasabihin niyo sa akin, o sasabihin sa akin, bakit hindi ito? Ah, hindi ka nag-trade dito. Again, hindi ito ang tinuturo ko. Hindi din ito ang tinuturo ni ICT. Bakit? It's a news driver. Ano ba sabi? During news, hindi iti-trade after 30 to 1 hour. Diba? So, in that case, forget about that. Focus on what's will focus on what will happen during 10 to 11. Now, in this case, Thursday, ito yung time na hindi ko na-trade ang market ng Thursday. Okay? Hindi ko to na-trade. So now, review natin. So, tamang review to. So, 9:30, then puntaan ko ng 10, sorry. Yan, 9:30 to 10. So, ito preparation to. So, in this case, ano iisipin mo dito? Shit, okay. Sir Kim, nag-grab siya. Ah, sige. Ayan. So, let's see. Okay. So, let's say for example, no. Katulad ng tanong nyo kanina, Sir Kim, paano ko malalaman? Eh, what if nung oras na to, ito lang nakikita ko, itong dalawa lang. Kasi bakit? Hindi ko na kaya mag-zoom out. Or, hindi ko na ito nakikita as babalikan pa. Tama? So, sige. Stick muna tayo dito sa dalawang liquidity na to. So, in that case, no, ito tip ko rin. Again, tips ko rin to. Ewan ko, pang ilang tips na to. Baka pang sampu na ata to. Pero, tips ko lang sa inyo, no. The moment na nag-grab tayo ng liquidity, and the moment na ito yung sinabi ni ICT at never ko pa ata ito nabanggit sa inyo. Yung moment na pag-break na itong liquidity dito, ayan, to. Pag sobrang bilis niyang pumapalo, okay, pag sobrang bilis niyang pumapalo sa upside, then definitely, dun magkakaroon ng alin. Dun magkakaroon ng hard market for the, ano ba sabi ni ICT dun? Basta it will give you a hard time. Ayun ang sabi niya. It will give a headache to the traders out there to play the algorithm alone. Parang ganon. Okay, sinabi niya doon na pahihirapan ng market ang mga traders makapag-trade during that time. Bakit? It plummets and moves so fast. Even the broker itself, hindi kahayaan makapag-position without spread. Intindihan? Yun yun. So now, in this case, tingnan mo to. Dalawa. Wait a minute. Wait lang guys. Ay, sorry. Okay. Kala ko, lasada eh. So, anyways, kung makikita nyo, we have two highs right around here, punta tayo sa higher time frame, ayan. Tingnan nyo naman, oh. Siyempre, kung nakikita nyo on the actual chart na ganyang kabilis umakit yung candle, you should find for another liquidity na possible niyang puntahan ulit. And the moment it went back there, ito, tips ko sa inyo, pag tatlong liquidity na po ang nakuha ng sobrang bilis, wala na kayo ititrade. Ulitin ko, wala na kayo ititrade. Bakit? Guys, wala nang momentum ang market. Naalala nyo ba yung sinabi ko? Kapag lumabas na lahat ng movement na yan, tapos na. P
PM session naman. Wala nang mangyayari ngayong AM session. Naiintindihan? Wala na guys, hindi kayo bibigyan ng position yan. Kaya hindi ko din tinrain to. Bakit? Wala na. There's no room for me. Bakit? Tumataas na yan eh. May ititipi ka pa ba dyan? Wala na. Bullish na siya guys. Bullish na siya. And it will not give you a position on a higher time frame din. Wala. Tingnan nyo, hindi nga kayo bibigyan ng position yan. Ang daming fair value gap, di naman bumalik. Saan siya bumalik? Dito. Eh wala naman fair value gap. So there's no reason for you to trade. Ito yung mga times. Hindi ka naiwan. Ako hindi ko naman siya tinignan. Hindi ko siya nakita nung time na yan kasi nakatulog ako niyan. So, nung nakita ko na lang yan, na ganyan, okay lang. Sabi ko, okay, hindi ko na kaya i-trade. Hindi ko naman kaya matrade yan. Okay, honest ako sa sarili ko. Pag ganyan kataas, hindi kaya. Bakit? Sabi ni ICT, during those times, pahihirapan, it will give traders hard time chasing the market or putting money into their trades. Ayun ang sabi. So, ibig sabi, pahihirapan niya kayo. Tingnan niyo naman, on a 1-minute chart. Ewan ko nga, hindi ko nakikita yung 1-minute. Pero, sorry. Hindi ko alam kung kaya niyo position to using silver bullet. No, it won't. Walang binigay. Diba? Wala siyang binigay. Wala siyang binigay na silver bullet. Pero, tignan niyo ang PM session. Alam niyo bang kaya niyo i-perform ang silver bullet sa PM session? Alam niyo ba yun? Aware ba kayo dun? Na ang silver bullet is pwede sa PM session? Na-mention nyo na yung ICT, I do have a video about that, actually. Pero syempre, hindi alam ng mga tao yon for now. Okay, hindi nila alam yon. Pero sige, pwede po. Okay? Pwede matrade ang silver bullet PM session. Actually, kaya ko lang naman to sinabi sa inyo kasi nagbigay na si ICT ng nagbigay siya ng video kanina, nakita ko sa Twitter. Silver bullet trade ang ginamit niya ng PM session. And guess what? Siyempre, tatalakan na tayo ng mga tao. Oh, no, no, silver bullet pala pwede sa PM session. Eh, di ikaw magpuyat. Okay? Yeah? Ikaw magpuyat. Eh, kasi London session, meron na ng silver bullet. Tapos, yes, merong AM session ng silver bullet. Yung PM session na yun, guys, bonus na yun para sa inyo. Bonus na yun. Okay, puntaan natin yung Twitter ni ICT. Tingnan ninyo. May kita mo dito. Ayan. Walang macro time for PM session silver bullet. Ayun ang sinabi niya. Silver bullet niya, nangyari 2:15 something or 2:20 something. Ano ba sabi ko? 2 PM. Titingnan ng chart. 3 to 4 last macro. Tama? Take a look. Paano niya tinrade yan? Siyempre 2 minutes yan. 1 minute niya tinrade yan, di ba? Pinapakita niya lang ng ganito kasi hindi kasya sa screen. Pero tingnan, alam niyo na yan, hindi niyo na nga kailangan pa i-play ito eh. Ngayon pa lang, kita niyo na kung bakit. Now, kailan to? Kahapon, 12 hours ago. So now, sige. Kahapon is Friday 2. Ito ba yun? Thursday ito. Okay, ito pala. Sorry. So, 2 PM, 5 AM. Ano oras to? 9. Ba't parang mali yung oras ko? Okay, tama. Okay. So, ano nangyari? Silver bullet. Tingnan natin. 10 to 11. So, ayan. Dito, tapos na. Silver bullet. Anong oras to, guys? Simula pagpasok ng 12. Pagpasok ng 12 hanggang 1. Ano sabi ko? Walang trade. Bakit? Lunchtime. Okay? Last ditch to the market. Tama? Now, anong oras tinrade ni ICT ang silver bullet? 2. There you go. 2. Ano ba sabi ko sa inyo? 2 nagsisimula na possible pwede nang bumalik ang mga tao sa trade. Bakit? Kasi ang last hour is 4 or 4 to 5. Pero 4:30 tapos na dapat kayo guys kasi magsasara na market. So, sabihin na natin 4. Okay? So, ito yung pinakamahabang silver bullet guys na tinuro ni ICT. Which is, di ba, laging 1 hour lang, di ba? 1 hour lang. Ito yung pinakamahaba kasi nga 2 PM to 4 PM na yon hanggang closing na yon ng market. Pero, ewan ko lang kaya nyo yun guys. Ano kayo? Siguro, luluha na mga mata ninyo. Ilang oras kayo na kaya. Oh, hindi na kaya. Legit, hindi na kaya. So, ito is para na...
Ito ay para na lang din guys, para sa ano na lang to, no? Para na lang tong option nyo, last resort option, just in case may kailangan talaga kayo, di ba? Yun lang, last resort na to. Okay? So, silver bullet pa rin siya. Now, Sir Kim, okay, sige, silver bullet na naman. Now, 2 PM, okay, we have a 2 PM now. Now, paano tayo malalaman na silver bullet? Same exacting, grab on liquidity. Liquidities. So, now, number one, here, liquidity grab. And now, liquidity grab, right around here. Tignan mo to mga liquidity na to. Ayan, itong mga latest. Hindi mo naman kailangan na tignan to. Okay lang to. Okay? Pero kung gusto mo i-take note siya para your take profit, wala problema. Okay? Pero ang sa akin, ang titignan dito is grabbing lang ng liquidity. Pwedeng obvious run into a liquidity. Bakit? Kasi kapag pumunta ulit sa lines, same exacting. 1, 2. Pero dito, kung makikita mo, hindi nag-over yung market. Let's say for example, hindi gumana ito. Diba? Hindi siya gumanyan. Para bumalik and then mag-create ng shorter. Okay? Hindi siya nag-gantong movement. Now, kung pupunta tayo sa candles, right around here, makikita mo on a lower time frame, on a 1-minute chart, take on liquidity ang ginawa. And now, ano to? Correct. An obvious run no lunch hour. Now, punta ka ulit dito. Lines. Right around here. What do you see? Lunchtime macro. We have an obvious run on a lunch hour. Now, ano ginagawa ng market? Market structure, guys. Basic market structure. Breakup structure, breakup structure, breakup structure. And guess what? Hindi naman po pwedeng wala kang order block. Breaker block. Hindi po pwede yun. Now, check out. Tingnan mong maigi ang candlestick. Sige, bibigyan ko kayong time. Check mo nang i-check kung ano itsura ng candles. Baka may mapansin ka. Diba? May napapansin ka na ba? Actually, ang dami, guys. May volume imbalance, correct? Ano pa? Hindi pantay po yung candle. Correct. Nasaan? Tingnan nyo. Number one, volume imbalance. Number two, yes, volume imbalance. Volume imbalance. Pero hindi ko sinabi i-trade nyo yung volume imbalance. This is your confirmation na binabagsak niya ang market. Yan. Pero, may hindi ata kayo napapansin. Okay? Ouch, may napansin na ouch. Okay. May 1240. Parang, yung parang ang kakaiba ng money niya. Yan ang ouch. Eto. Okay, correct. Okay, meron ka dito. Noong nakapag-take ng liquidity. Okay, sige, take note. Take note of that one. Okay. Correct. Balance. Okay. That's number one. Pero, tignan niyo itong maigi. Find my cursor, guys. Sabi ko ba sa inyo? Ano to? Di ba hindi pantay? There you go. Now, anong oras yan? Around 1:30 something. Now, punta tayo kay ICT. In that case, nag-trade siya 2 o'clock. Ito yon, itong fair value gap, no? Eh, hindi niya kayang i-trade to, tama? Possible na-trade niya, sige. Siya si ICT. Na-trade niya to, let's say. Pero what if hindi ka nakahabol? Ano ba to, guys? Anong tawag dito? Bearish, di ba? Bearish order block or breaker block, tama? Yes. Kung bearish na to, hindi natataas dito, tama? So kung ganun yon, find what? Fair value gap. Easy. Find simple fair value gap. Ano ba trade ni ICT? Fair value gap. The moment it went back to that fair value gap, wala siyang pakialam. Get trade. Ah, short.
23 kilo. Intindihan? Ulitin ko. Ito yung bagong pinaka natutunan nyo today. Panghawakan nyo to. Right? Tempo. Yes. Eh, Sir Kim, mayroon ba tayong measurement, exact measurement kung paano ipapula naman? Okay? Kung gusto nyo ganito, walang problema. Pero tandaan nyo ha, hanggang 50% hindi pwedeng basagin. Naintindihan? Kung makikita nyo, yes, maybe sasabihin nyo, Sir Kim, yung kanina nga, binasag, yes, binasag yung 50%. Nag-open yung mga candle. Switch to 3 minutes, higher time frame. Anong sasabihin nun sa inyo? Candle wick lang yon, tama? Ito, candle wick, ito, opening body. Hindi siya nag-open gitna. Naintindihan? Balikan natin, para mas maintindihan yun nyo. Ito. Iba, ito yun. Hindi, di ba nag-open siya, 50%. Pero kung 3 minutes yan, hanapin natin yung 50%. Let's say dito yan, ayan, 50%. 3 minutes. Hindi kaya, tama? Diyan kayo matatakot. Yung mga taong walang alam sa yung mga taong walang alam mag-dissect ng candle, matatakot sila dun. Hindi nila kaya yun. Matatakot sila kasi, oh, butik yan, sabi mo 50% lang, eh, nag-open. Eh, again, di ka naman kasi marunong pala tumingin ng lower time frame analysis, di ka marunong mag-dissect. So, how am I expecting na maiintindihan mo to? Pero sa akin, malinaw na malinaw yan. Na weak lang ang ginagawa niyan. That's why hindi ako natatakot nung times na yan. Na, okay, sige, volume imbalance naman to, meron pa ako dito, okay lang. Diba? Okay lang. Now, ano yung sabi ko kanina, guys? Target or minamagnet ng price pabalik sa volume imbalance. Now, kaya ba natin makita yan dito? Now, can you find volume imbalance on your left side? Delete natin to. Number 15 po. Correct. 1 2. Saan pa? 3. Ewan ko kung nasa ng price, guys. Kayo na bahala. Diba? So, ganun lang. So, well-painted job for you. Marunong na kayo magpinta. Okay? Pero anyways, guys, wag nyo muna ituturo to. Okay? Wag nyo muna ituturo to sa mga nasa Discord community. Lalo na yung 2 p.m. to 4 p.m. na silver bullet. Wag. Bakit? Number one, malilito sila. Number one, malilito sila. Tulad yan, hindi nila alam kung paano itong tinapik natin ngayon. Hindi naman siya kaparehas ng silver bullet natin talaga sa New York and London. Tama? Iba. Iba to. Kasi may lunch hour macro. Tinitingnan natin ng what? Take on liquidity. Obvious run. Ibang-iba to. So that's why sabi ko nga, may time. Diba? May time. May tamang oras para ituturo yon. Pero ngayon, hindi pa sila handa dito. Bakit? Hindi nga nila alam yung simple breaker block. Hindi pa nga nila na-imagine siguro to. Hindi pa nila ata siguro alam paano gamitin yan. Katulad kahapon, doon pa lang, may nakikita na ako nagkakamali dito na tinatarget to. Doon pa lang, ang laki ng discrepancy ng knowledge na kailangan nila or ang laki ng gap na kailangan nilang bunuin. So, ako na bahala doon. Ang trabaho natin is what? To analyze, trade it according to our plan, that's it. Hayaan muna natin yung mga ibang tao na hindi nakakagets nito. Ako bahala sa kanila, tuturuan natin sila while on live, okay? Doon tayo mas magiging masaya kasi makakapagturo tayo sa mga tao. I know marami magkakaroon ng question, tama? And guess what? You're happy to answer. As long as na kaya nyo sagutin, as long as na may knowledge naman kayo, go with it, okay? I can back you up, okay? Ganun lang kasimple. Ako naman nagturo sa inyo, so definitely walang mali doon. Okay? Ganun lang. Okay? So far, any question? Sige, let me know. Any question regarding the silver bullet? Tinuro ko sa inyo ang obvious run. Ang nagmamagnet sa price, hindi ko sinabing take profit ang volume imbalance. Ang sinabi ko, dun possible na dalhin ng presyo ang market. Malapit dun. Which is, ang volume imbalance is malapit saan? Liquidities. Tingnan nyo. Sa tingin nyo ba, bakit nagkakaroon ng volume imbalance? Nagmamadali ang market. That's it. Ganon din sa world of accounting. Nagkakamali ako sa work ko dati kasi nagmamadali ako. Kaya nagkakaroon ako ng imbalance. Now, take a look. Ano nangyari sa market? Nagmamadali. Tama? Ano to? Nagmamadali. Now, kung magiging precise ako, kung magiging scientific ako para sa inyo when it comes to volume imbalance, alam ko kung paano. Nagkakaroon ng volume imbalance
during a lot of people are waiting for the opportunity to market or to trade into a market. Parang ganito yan. Let's say for example, ang markets nag-open, nagaganyan. Let's say ganyan yung market, nag-open. Tama? Tumataas. Now, yung mga tao, nakaabang. Ikaw yan, nakatitig ka lang. Pero, ang sabi mo, dito ako magte-trade. Once na pumunta yan dyan. Yan. Gaganyan kayo. Now, ang gagawin ng mga traders is ano? Pipindot lahat yan dito. So in that case guys, magkakaroon ng jumping yan sa price, magkakaroon ng gap yan sa gitna kasi lahat kayo hindi dito't nag-trade. Dito kayo lahat nag-trade. Tama? Make sense? Ganun lang. Lahat ng tao nakatingin dito. Diyan nila itit. Guys, again, ang pinag-uusapan natin dito, price action traders, yung mga hindi marurunong. Sila ang naggagawa nito guys. Pero yun yun, hindi na nga sila marurunong pero tingnan nyo ginagawa nila. Ang ganda. Diba? Pero pagkain lang natin yun. Okay? Tingnan nyo. Dito sila nag-aim and then the moment na yung candle is wala nang tumataya. Tama? Wala nang nagtatrade. Bakit? Lahat nandito. Ano mangyayari pag nag-closing to? Magpupush ang price doon. Now, leaving it behind volume imbalance. Tama? Yan yung volume imbalance. Now, ano nangyari sa market? Nagmadaling pumunta ang presyo dito even though hindi pa namimit. Tama? And that's what you called dissection of volume imbalance. Yun yung explanation behind volume imbalance. Scientifically, algorithm. Nagmamadali. Yun lang yun. Tingnan nyo dito. During volume imbalance, makikita nyo yan, malapit lagi sa liquidity kasi ang liquidity is obvious run. Ang liquidity is impulse movement. Ang impulse movement is nagmamadaling tibok ng puso. Parang ganon. Impulse nga eh. Okay? So, that's it. Ganun na kasimple. Na-stress ba kayo? I hope hindi. Grabe, one hour tayo nag-discuss na ito ng naka-recording. So, hindi pa kasama yung kanina. Almost 2 hours and 30 minutes na siguro tayo dito. Pero I hope sulit, no? I hope sulit. So, yun lang naman, okay? Yun lang naman. So, I hope, di ba? I hope this coming week, okay, ma-stress, okay? Kasama nyo naman ako mag-trade, okay? Kapag ako, pag may nakita ako, sasabihin ko naman, then, sabay-sabay tayo mag-trade yan, okay? So, ganun lang. So, kung gusto nyo rin mag-backtest lang, walang problema, it's okay, backtest lang kayo while on live, okay? Mas mabuti yun, at least nakikita ninyo kung nababantayan nyo yung actual market. Okay? Mahirap kasi yung backtest lang ng backtest using replay or, you know, scrubbing it ng ganito. Mahirap yun eh, ayoko niyan eh. Alam niyo naman, di naman ako nagre-replay. Ayoko ng ganyan. Mas gusto ko, actual. Yung skill is hindi naman pare-pares yung pinipin. Correct. Pag pinabukas, iba na itsura ng market. Totoo. Useless. Yes, useless. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga replay-replay na yan. Hindi ako naniniwala na kaya mo maging profitable using replay. No. Ang way mo para matuto is tignan mo market, titigan mo, tape read mo. Para alam mo kung ano mangyari. Now, masasabi ko ba sa inyo kahapon? Sa tingin nyo lang. Masasabi ko ba sa inyo yung mangyayari dito? Na, dahil lang nag-tape read ako, dahil lang nag-backtest ako? Hindi. Kaya ako nasasabi yung mga movement na ganito, or sabi ko nga, di ba, ayoko nang bumalik yung presyo sa ganitong price, ayoko nang bumalik pa dito, hanggang dyan na lang yan. Kaya ako nasasabi yun guys, kasi nandudun ako ng oras na yun dati. Matagal ako nakatingin dyan. Lagi kong minememorize yung mga ganong klaseng movement. Okay, pag break or block, hindi na ako nagkakaroon lagi ng volume imbalance. Why is that? Now, the other day, may break or block ako, pero nagkaroon ng volume imbalance. Ano kayo mangyayari? Now, the next day, I do have a breaker block, I do have a volume imbalance, pinuntahan niya, pero nirespect niya lang. The next day, may breaker block, may volume imbalance, nirespect niya, and lumipad ang price. So, yung apat na araw na yon, ang natutunan ko lang is nirerespect ang volume imbalance kapag may breaker block. It takes me 4 days. Nang wala akong tinitrade, tinititigan ko lang. Ang hirap noon. Which is hindi kaya ng mga tao yon. Kasi bakit? Atat silang kumita ng pera. Gusto nila, paldo ka agad. Gusto nila, taya ka agad, panalo. Walang ganon. So, ibig sabihin guys, lahat ng tinatrade ko sa inyo live, lahat ng pinapakita ko sa inyo live, nandiyan ako nyan, nung oras na yan, nung mga times na inaaral ko pa yan. So, I hope na-appreciate nyo yun. Kasi, guess what? Ang tagal ko nakatitig dyan. Ang tagal kong tinititigan yung market na to. But actually, kadalasan or majority of it,
kay ICT, pero yung mga impactful one is based on my price action trading. Kasi marunong ako magbasa ng candle. Alam ko ang itsura ng candle. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, nadadissect ko siya kahit hindi ko siya tingnan na sa higher time frame. Alam ko itsura niyan. Alam ko itsura nito sa lower time sa higher time frame. Kaya kahit hindi ako lumipat ng time frame, alam ko itsura niyan na ganito lang 'yan. 'Di ba? Ang sarap sa feeling nun, guys. Ang sarap sa feeling. Tandaan niyo. Pero pinanggalingan yung coach. Ha? 'Di ba? Ang OP ko lang ganun. Mm. Oh, ayan. Ang laking cheat code nito para sa inyo, tong lines lang na 'to. Diba? Obvious run. Oh yeah, obvious run. Now, sa tingin niyo ba? Yung tinitingnan ko sa S&P 500, Nasdaq, and then Dixie. Di ba lines yun? Yun ang hinihintay ko, guys. Obvious run. It's all there. Nandun na lahat yun. Pero hindi nyo nare-realize. Kasi nga, hindi pa kayo handa. Pero ngayon, I believe, handa na kayo. And guess what? Thankful ako dahil nagets nyo. Di ba? Nagets nyo to. Bakit, sa tingin nyo ba, magigets nyo to ngayon kung hindi ko naturo yung mga iba pa sa inyo? Like, body balance, diba? Bago lang. So, hindi nyo rin magigets eh. So, may time talaga. Dadating yung time na matututunan nyo yung bagay and dadating yung time na handa na kayo dun sa bagay na yun. And, for me, handa na kayo dito. Pero ito, para sa kanila, sa ibang tao, hindi sila handa dito sa now, ano mangyayari? Ito ah, hula ko lang. Punta kayo sa Twitter, punta kayo kay ICT. Now, since nabanggit niya na silver bullet yung tinrade niya dito, believe me, in the next few tweets niya, magtatanong how to trade silver bullet on 2 p.m. to 4 p.m. Tatanungin siya nun. And guess what? Maraming tao ngayon, malilito na. Ano na? Diba? Diba? Ganun lang. So, pero I believe naturo niya na to before. Actually, ang daming beses na rin nasabi niya yan, na-mention niya yan before, pero hindi niya pinapakita talaga. Wala lang, nagsasabi lang siya ng oras. Kasi di ba si ICT, pag nagtuturo siya, ako, kabisado ko, pag nagtuturo siya, ganyan lang, tapos nagsasalita, tapos sasabi niya, you need to monitor the 2 p.m. to 3 p.m. to 4 p.m. p.m. session. Nasaan yung chart? Wala. Pero sinabi niya, yun lang. Hindi niya kailangan patunayan sa inyo. May times na napapatunayan niya sa inyo, pero may times na hindi. Kasi hindi niya kailangan patunayan ng sarili niya. Pag sinabi niya, yun siya. Okay? Based yun sa tagal ko nanood kay ICT, and sa dami, hundreds of hours ng panonood ko kay ICT, yun lang napansin ko sa kanya. Okay? Pero believe me, best teacher talaga si ICT for me. Okay? Kasi hindi niya ini-spoonfeed yung mga estudyante. Hindi ispoonfeed. Ako, naiinis ako. Kasi bakit hindi ganito dati? Or, kasi, di ba? Ba't hindi ganito dati? Kasi kung dati pa lang ganito, walang magre-reklamo. Lahat dadaan sa ano eh. Lahat dadaan sa hirap eh. Diba? Pero yun nga, marami kasi tao gusto shortcut. So, hindi naman ganun. Okay? So, yun lang. So, I hope makakuha kayo ng information dito. I hope may matutunan kayo dito, no, sa topic natin ngayon. So, iano ko na lang to. Stop ko na to recording.